nakaraang Sabado, isang integrated medical mission ang isinagawa ng Cavitec sa Barangay Carmen, Silang, Cavite na isa sa host communities sa gagawing Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ilan sa mga pasyenteng aming nakilala, malaki ang naging pasasalamat dahil unang beses daw nilang nakapagpatingin sa mga doktor at espesyalista. Araw nagigising ang magkapatid na si Rocky at Gino. Ito ang kanilang nakikita sa hapagkainan, isang pirasong itlog. Bagamat aminado ang kanilang inang si Jenaline na hindi ito sapat para sa kanila, mapalad pa rin daw silang may nailuto sa almusal. Yung panganay ko, masyadong pikan niya sa pagkain. Laging gusto niya ulam, mga hotdog, itlog, minsan isda, pero sa gulay hindi sila nakakain. Kahit yung bunso ko, ganun din. Pahirapan din ako magpakain. Kaya yan, sobrang papayat nila. Hindi sila makagaya sa ibang bata na malusog. Mahirap din para sa akin kasi kinakantsawan ang payat-payat ng anak mo. Parang kulang nga talaga sa timbang. 7 taong gulang na ang panganay na si Rocky, samantalang 4 na taong gulang naman ang bunsong si Gino. Pero dahil sa halos butot balat, alam daw ng ina na malnourished ang kanyang mga anak. Dahil sa pagpili nila sa pagkain, madalas nagkakasakit sila gaya ng ubo, sipon, lagnat. Minsan mahina na rin ang baga, sobrang kapayatan. Malaki ang epekto ng malnutrisyon sa panganay ni Jenaline. Ito, nagiging mababa ang grades niya. Lagi siyang tamlayan kung pumasok. Lagi siyang inuuyat ng mga klase niya na ang payat-payat mo. Kaya madalas hindi siya pumapasok. Kaya nagiging mababa ang grades niya. Kaya pag nagkasakit siya, lalong hindi nakakapasok. Isang linggo hindi papasok dahil may sakit. Nag-e-extra lang bilang construction worker ang kanyang asawa, kaya't hindi raw mabigyan ni Jenaline ng pagkaing makapagpapalakas ng katawan ang mga anak. Lalo't higit ang mapatignan sila sa doktor. 2 lang ang magkapatid sa 12 batang binabantayan ng health worker sa Barangay Carmen sa Silang, Cavite. Libre naman daw ang mga gamot sa kanilang health center, pero madalas daw silang maubusan dahil sa kakulangan ng supply. Para bigyang atensyon ang napapabayaang kalusugan, hindi lang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga buntis at matatanda sa Barangay Carmen. Isang integrated medical mission ang isinagawa ng Cavite Expressway o Cavitec sa lugar. Napili natin itong Barangay Carmen dahil prepare na tayo para malaman nila na magiging under the care sila ng CALAX. That means they will receive mga ganitong activities, medical mission. We will also assist them in their brigada eskwela, yung mga societal tulong na pwede nating maibigay. So at least alam nila na kami ay isang kumpanya rin na very responsible sa aming mga katabing communities. Katuwang ng Cavitec sa hangaring ito, ang Asian Hospital and Medical Center. Ang Asian Hospital kasi pag nagme-medical mission, we don't want to stop dun sa activity lang na yon. Kasi usually, di ba, pag medical mission, isang beses lang siya eh. Tapos wala na, iwan naman na yung community. Si Asian Hospital is after the continuity of care. And we thought that joining in medical missions like this, it is one way of letting the people know na nandito si Asian Hospital. Mayroon ding prenatal check-up at ultrasound para sa mga nagdadalang tao. Sagot naman ng Philippine Marines at Villar Foundation ang libreng gamot. At para kumpletuhin ang paghahanda ng mga kabataan sa nalalapit na pasukan, nagsagawa rin ng libreng tuli at haircut sa mga bata sa pangunguna ng Philippine Air Force. Ang libreng medical mission sinamantala ni Jenaline. Maganda umaga. Maganda umaga din po. Number 1, mami, kulang siya sa timbang.
Kasi ang gusto natin para sa kanya 16 kilos. 10 kilos lang siya. Si kuya naman ay sobrang payat ni kuya. Kailangan natin ng 22 kilos, 14 kilos lang siya. Kailangan nilang ma-work up para sa primary complex. Importante rin po yung hygiene, no? Maliligo dalawang beses sa isang araw. Pero hindi lang daw nutrisyon ang kailangan bantayan ni Jenalyn. Ayon pa kay Doc, kinakailangan ding masigurado ng ina ang maayos at malinis na kapaligiran para lalo pang mapabuti ang kalusugan ng magkapatid. Yung sa maliit, pwede siyang mag-antibiotiko para dun sa mamaso. And then, in-advise ko sila ng proper nutrisyon. Bukod sa mga bata, nagpakonsulta na rin si Jenalyn. Dito na niya nalaman na kinakailangan niyang magpasuri ng kanyang dugo para matukoy kung mayroon siyang anemia. Batid ni Jenalyn na hindi masasagot ng isang simpleng medical mission ang problemang pangkalusugan ng kanilang pamilya. Natuwa ako dahil nagkaroon ng libreng medical mission. Siyempre natuwa ako dahil may libre ng gamot, hindi na ako bibili. Ganda sa akin yun kasi nalaman ko na yung ano ko kailangan ng vitamins linggo-linggo, buwan-buwan. Pero malaking kaginhawahan daw na malaman at maranasang may mga grupong patuloy na nagmamalasakit sa kanilang kapakanan. At ang kaalamang natutunan mula sa medical mission, kanya raw gagamitin para patuloy na mapabuti ang sitwasyon ng kanyang mag-anak. Alagang kapatid.